Napadalaw ka ata. Hindi ka ba busy sa office? Nakangiting tanong ni Natalia sa binata. Wala namang masyadong gagawin sa office, so I decided to go here. At saka may kwento ako about... Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Genio, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Maraming salamat! Ang 9 na kabanata. Wala nang nagawa pa si Natalia, kundi sabihin at ipaalam ang kanyang plano. I'll tell you once we get home. Wika ni Natalia at tumango naman si Nathaniel. Nang makarating sa tahanan, ay nagtungo sa sala ang dalawa at doon na nag-usap ng masinsinan. Ano yun? Bakit gusto mong i-flirt ko ang babaeng nang agaw sa kasintahan mo noon? Gusto mo ba akong gamitin para makaganti sa kanila? Direktang wika ni Nathaniel sa dalaga. No, hindi sa ganun. Pakiramdam ko kasi, gusto kang gamitin ni Dominic para sirain ako. Pakiramdam ko, kaya lumalapit sa iyo si Cristal para sirain tayong dalawa. To make you fall for her. And make me miserable again. And take a chance to take me down. Paliwanag ni Natalia. So, gagamitin mo ako para sirain ang plano nila? Para silang magdusa, tama ba? Tura ni Nathaniel sa dalaga. I am sorry, pero yun lang nakikita kong paraan para matigil sila. I want them to realize na hindi sa lahat ng oras silang panalo. I want Dominic to fall for me. Then I will dump him, like what he did to me. And hopefully he learns from what he did to me before and stop messing me up. Paliwanag ni Natalia sa binata. That's unfair, Natalia. I don't think that's a good idea. Hindi maitatama ng isang kamalian ang panibagong kamalian, kuha mo? Sorry, pero hindi ko gagawin ang nais mo. Kung yan ang plano mo, hindi kita hahadlangan. Hindi din kita huhusgahan dahil... Hindi ako ang dumanas ng paghihirap at alam ko na deserve din nila masaktan. Pero sana nakuha mo ang nais kong sabihin, Natalia. Kapag paulit-ulit kayong gumagawa ng kasalanan sa isa't isa, walang patutunguhan ang lahat. Pero gaya ng sinabi ko kanina, hindi kita pipigilan. Lagi mong tandaan, nandito ako para sa'yo. Pero hindi ko gagawin ang nais mo. I respect you. So I hope you do the same. Mahabang litanya ni Nathaniel at pinayuhan pa ang dalaga. Thanks for understanding, Nathaniel. Sana walang magbago. I need to make things right. At ito lang nakikita kong paraan para ayusin ang gusot ng nakaraan. Para maayos ang lahat. They want to use you against me. Wika ni Natalia. Natulala si Nathaniel at ikit lubos maisip na bakit gano'n ang mga nangyayari. Bakit hindi niya nalang kalimutan ang nakaraan at mamuhay sa kasalukuyan? Kunuto ang tanong ni Nathaniel sa dalaga at gulong-gulo na. Siyempre gusto ko, Nathaniel. Pero sila? I don't think so. Hanggat nakikita nilang nakakaangat ako at nasa ibaba sila, they won't stop. Nakayukong turon ni Natalia. Ramdam ni Nathaniel ang takot sa mga mata ni Natalia, maging ang pangamba ng dalaga. Ngunit nais man niyang tugunan ang nais ng dalaga, pakiramdam ni Nathaniel ay hindi iyon ang magandang paraan para ayusin ang gusot ng nakaraan. I understand. I really want to help you, Natalia. But not in this kind of plan. Hindi ko gustong pamamaraan na nais mo. Pero sabi ko nga, hindi kita huhusgahan ng dahilan dito. Kilala kita. At alam ko na hindi ka gumagawa ng isang plano at desisyon ng hindi ka nag-iisip. Kaya tiwala ako sa'yo. Pero sana mag-ingat ka. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kapag napahamak at nawala ng dahil sa kanila. Kapag kinanti ka nila, they will suffer in hell. Tura ni Nathaniel. At sobrang ikinataba ng puso ni Natalia
ang salitang binitawan nito. At ramdam ni Natalia ang sinseridad ng binata sa mga salitang sinambit nito. I'm happy to hear that from you. Rerespetuhin ko din ang desisyon mo at tatandaan ko lahat ng sinabi mo. Salamat, Nathaniel. Di ko alam kung ano bang ginawa ko to deserve a man like you. Masayang tura ni Natalia at niyakap ang binata. Napangiti si Nathaniel dahil sa naging sagot ni Natalia sa kanya. At kahit na magkaiba man sila ng pananaw sa buhay, ay hindi iyon naging dahilan para itigil nila ang kanilang binubuong relasyon. Bagkos nagpatuloy pang dalawa sa kanilang pagkikita. At kahit napatuloy si Natalia sa kanyang plano, sa puso ni Nathaniel, alam niya at the end of the day, makukuha niya ang puso ng dalaga. Dahil alam niya na isang laro lamang ang lahat sa pagitan ni Natalia at Dominic. Ilang araw matapos ang nangyari, ay napapadalas pa din ang pagkikita ng dalawa at paglabas na magkasama na ikinainis ni Dominic. Do something, Crystal! Inis na inis na tura ni Dominic. Fine! Walang ganang tura ni Crystal at kaagad na tumayo at nagtungo sa isang coffee shop kung saan madalas na nagtutungo si Nathaniel at laking tuwa nito dahil tama ang kanyang hinala. Naroon nga ang binata. Tahimik na naupo sa tabi ni Nathaniel si Crystal. Are you lost again? Diretsyang tanong ni Nathaniel at siya kamabilis na umiwas sa dalaga. Can I join you? Malabing na tanong na Crystal sa binata. Napabuntong hininga naman si Nathaniel at saka tumayo. Dediretsyahin na kita, Crystal. I know what's running in your head. Ginagawa mo ito for Dominic. At naaawa ko for you. Alam mo kung bakit? Because you don't know your real value. He's just using you for himself. At ikaw naman, sumusunod ka sa kanya like a desperate woman. At saka para lang sa kaalaman mo. Ayoko sa babaeng nagpapakita ng motibo sa isang lalaki just to get his sympathy. Kaya nakakaawa ka. Pamamahiya ni Nathaniel sa dalagang si Crystal. Napahiya naman si Crystal at hindi makapaniwala sa mga salitang binitawan ng binata. Pakiramdam niya ay ininsulto siya nito at sa harapan ng maraming tao. Natulala at nainis si Crystal sa mga salitang sinambit ni Nathaniel kung kaya't mabilis itong umalis sa lugar na yon dahil sa kahihiyan. Ganyan dapat ang ginagawa sa mga higad. Bulong pa ng isang customer at pinagtawanan si Crystal. Padabog na lumabas doon ang dalaga at mainit ang ulong umuwi sa tahanan ni Dominic. What happened? You look very mad. Bungad ni Dominic sa dalaga. That man is going into my nerve. Ang lakas na pagsalitaan ako sa harap ng maraming tao. Nakakaasar. Ininsulto pa ako at pinagtawanan ng maraming tao. I'll make him pay for this. Pareho talaga sila na Natalia. Bagay nga sila. Inis na wika ni Crystal at tinawanan naman ito ni Dominic. Akala ko ba hindi ka pa tapos? Eh bakit ngayon sa tono ng pananalita mo parang suku ka na? Panunudyo ni Dominic sa dalaga. I'm done! Ayoko na. Ikaw nang bahala sa dalawang yon. Make them suffer like hell. Galit na wika ni Crystal at napailing na lamang ang binata. Really? You're giving up just like that? If I were you, gumante ka. At siguraduhin mong magsisisi siya sa ginawa niya. Wika ni Dominic at ngumiti kay Crystal. Tama ka. Hindi pa ako tapos. Sino bang tingin niya sa sarili niya? Wika ni Crystal at ngumiti ng nakakaloko. That's my girl. Patunayan mo, huwag puro salita. Don't make me think na mas magaling sa'yo si Natalia. Baka magulat ka na lang, nasa kalye ka na. Seryosong wika ni Dominic at umiling na umalis sa harap ng dalagang si Crystal. Samantalang sa kabilang banda, nagtungo naman si Nathaniel sa tahanan ni Natalia, bitbit ang isang bugkos ng tulips at masayang umiti sa dalaga. Napadalaw ka ata, hindi ka ba busy sa office?
Nakangiting tanong ni Natalia sa binata. Hindi talaga maitago ni Natalia ang kanyang saya sa tuwing makikita si Nathaniel. At lalo na ngayon na naging open na siya sa binata. Maliban na lang sa isang bagay. Wala namang masyadong gagawin sa office, so I decided to go here. At saka nga pala may kwento ako about kay Crystal, your fake friend. Nakangiting wika ni Nathaniel at naging interesado naman kaagad si Natalia. I smell a great news. Pasok ka. Wika ni Natalia at pinapasok ang binata sa kanyang tahanan. Nasaan ang mga bata? Tanong ni Nathaniel. Nasa kwarto sila, nagpapahinga. After school kasi, kaya natutulog sila at nagpapahinga. Mamaya gigising na din ang mga yon. So what about Crystal? Tura ni Natalia. Umupo ang dalawa sa sofa at nagpahanda si Natalia na maiinom na lahat makakain. Nagkita kami sa coffee shop tulad nung sa restaurant. Bigla na lang siya naupo sa tabi ko, so ayun. Sinabihan ko that she annoys me at sa tingin ko ay napahiya ko siya. Eh kasi nagtawanan ng ibang mga customer at pinagtitinginan siya. Pagkukwento ni Nathaniel. For real? Anong sabi niya? Wala ba siyang sinagot? Tsaka ano ba sinabi mo sa kanya? Pag-uusisa ni Natalia. Sinabihan ko lang naman siya na desperate woman at iba pang mga salita para magising siya sa katotohanan at tigilan niya na ako. Wala naman kasi siyang sinagot. Kaya umalis na lang tapos padabog pa. Sagot ni Nathaniel at hindi maiwasan ni Natalia na matawa. That was epic! Sayang hindi na videohan. Natatawang wika ni Natalia. I think someone took a video. Hintayin na lang natin kung may kakalat. Tura ni Nathaniel. Oh my gosh! Sana nga na-videohan. Dahil kung hindi yun nakuhaan, that girl will continue. I know her. Kapag challenging ang isang bagay, mas lalo siyang nag-i-enjoy. Litanya ni Natalia at saka humigop ng juice sa kanyang basong babasagin. Well, kung hindi siya titigil, I won't stop making fun of her. Nakaka-enjoy pala na mamahiya ng tao. Pero somehow I felt guilty after that. Pero she deserves it. Bakit pa kasi kailangan niyang sundin lahat ng utos ni Dominic? Ganun ba niya kamahal yung lalaking yon? Kunot noong tura ni Natalia. Pagmamahal? Duh! They are both using each other. Si Dominic ginagamit lang si Crystal para sirain ako. At si Crystal ginagamit si Dominic to gain popularity at dahil sa pera. Paliwanag ni Natalia. For the money and popularity? Eh wala naman ang pera si Dominic, diba? Palubog na ang kumpanya niya. Wika ni Nathaniel. Hays, ganito kasi yan. Si Crystal, anak ng isang businessman na kalaban noon ng family ni Dominic. At nung bumagsak ang kumpanya nila Crystal, doon kami naging magkaibigan. And I know everything that comes out of her head. She'll just stay beside Dominic. Then kapag pumagsak na si Dominic, she will dump him. And that's exactly what I want, na mag-away silang dalawa. Nakangising wika ni Natalia. E paano mo naman nalaman? Those years na magkasama sila, hindi malabong ma-inlove silang dalawa sa isa't isa. Tura ni Nathaniel. Hindi yan mangyayari. Matigas ang puso ni Dominic. Maybe si Crystal, posible. Pero si Dominic, malabo. Pagtaliwas ni Natalia. Natahimik naman si Nathaniel at naudlot ang usapan ng dalawa nang bumaba na ang dalawang bata. Daddy! Wika ni Mila at kagad na yumakap sa binata. Gusto niyo bang mamasyal? Nakangiting tanong ni Nathaniel sa mga bata. Yes naman po! I want to go to the mall! Masayang tura ni Mira. Kaagad na tumingin si Nathaniel sa dalaga na tila ba nagsasabing, papayag ka ba? Fine, let's go! Wika ni Natalia at natuwa naman ang mga bata. Kaagad na nagtungo sa mall ang mga ito at namasyal na magkakasama. They look happy. Bulong ni Nathaniel kay Natalia. Nang umuwi kasi kami dito sa Pinas, kaming tatlo lang madalas ang lumalabas.
Kadalasan sila lang nila alista dahil sa abala ko sa opisina. Kaya ganyan sila kasaya dahil pakiramdam nila kumpletong pamilya tayo. Seryosong turan ni Natalia. Ako na lang kasi, Natalia. Kalimutan mo na ang nakaraan mo. Turan ni Nathaniel. Sasagot pa lamang si Natalia nang magsalita mga bata. Ice cream! Magiliw na sigaw ng mga ito. Kaya kaagad nang binilhan sila ni Nathaniel. Naging abala na si Nathaniel at Natalia sa pagkikipaglaro sa dalawa at hindi na nakapag-usap tulad ng kanina. Nang matapos na maglaro sa arcade, ay nagtungo sila Nathaniel sa isang restaurant. Habang papasok sa entrance ng kainan, ay bigla na lamang bumagsak si Mila. Mila! Nag-aalalang turan ni Natalia at kaagad na binuhat naman ni Nathaniel ang bata. Hinawakan ni Natalia si Mira habang nakasunod kay Nathaniel patungo sa parking lot. Kaagad na isinugod ng mga ito ang bata na walang malay sa ospital. Pagdating sa ospital, ay kaagad na tiningnan at inasikaso ang batang si Mila. Maya-maya pa ay lumapit ng doktor kina Natalia at labis na nagulat si Natalia sa tinuran ng doktor. Halos matumba pa ito sa kanyang kinatatayuan nang marinig ang wika ng doktor. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Junior, istorya mo, ikwenta ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Maraming salamat!